kasali dyan ang Pilipinas sa taon na yan sa maglalaban na 12 countries. Sa panahon na yan, nag-third place tayo. Ang champion dyan ay USA, second place Brazil, at ang third place Pilipinas. Ang kabracket natin dyan ay Brazil at ang Paraguay. Habang nasa Group D ang Canada, Peru at ang USA. Group C naman ang France, Uruguay, Yugoslavia. Group D ang Chile, Formosa at ang Israel. Sa Group A ay 2-1 ang standing natin. Natalo tayo sa Brazil dahil sa home court advantage nila. Tinalo natin ang Paraguay sa score natin na 64 habang sa Paraguay ay 52. Pinangungunahan dyan ni Carlos Lorzaga, center 6'3", ang all-around player. Natalo tayo sa Brazil dahil sa home court advantage nila at dahil na rin sa pressure ng mga player dahil sa home court ng Brazil. Sa Group A, naging 2-1 ang standing natin. Na ganoon, pasok pa rin tayo sa final round habang sa mga nalaglag na team tulad ng Paraguay, Chile, Yugoslavia at ang Peru. Kung saan classification round na lang sila maglalaban mula 9th place hanggang 12th place. Natin nakatapat sa final rounds ang USA. Tinalo nila tayo sa 43-56. Bounce back naman tayo sa Formosa at tinatawag ngayon na Taiwan. Talo din natin dyan ang Israel. Sa score nila ay 56 ay tayo 90. At tinalo din natin dyan ang Canada na meron silang 76 at ang Pilipinas ay meron 83. At ang European team na tinalo natin ay France. At nanalo din tayo sa Uruguay. Best record ng basehan nun. Ang sinong pinakamagandang record? Ang champ magcha-champion at magkakaroon ng medals. Ang naging leading scorer dyan ay si Carlos Lorzaga na napasama siya sa all-tournament team noong 1954. Di na nakakataka yan dahil halos siya nagdadala nun at ang mayroong average sa kanya ay 60.4 per game. Ang Pilipinas lamang ang nakagawa ng din European team at hindi rin American teams na pag-uwi ng medal noong 1954. At tayo lang sa Asia ang nakakagawa ng ganyan. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe my channel, like a video and click bell above button para update ka sa mga aking mga video. Salamat po. Ito ang Pilipinas Basketball History. Maraming salamat po.